Si Adam ay isang kilalang tao sa Biblia, partikular sa aklat ng Genesis. Siya ay itinuturing na unang tao na nilikha ng Diyos at isang pangunahing karakter sa biblikal na salaysay ng paglikha. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, bakit magkakaiba ang kulay at lahi ng tao kung galing tayo kay Adan at Eva? At paano kung hindi nila kinain ang prutas? Tara't samahan niyo kong alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Adam at Eve. Pero bago yan, sino nga ba si Adam? Sina Adam ay maaaring nilikha noong humigit kumulang 6,000 BC, kung kasaysayan ng Biblia, at ang haba ng panahon sa Genesis chapter 5 ang pagbabasihan. Bagamat hindi tinukoy ng Biblia ang petsa ng kanyang kapanganakan, si Adan ay nasa hustong gulang o mga nasa 20 to 30 years old ang itsura at katawan ng likhain ito ng Diyos dahil inutusan agad ito na magtrabaho. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi niyo at mamahala sa buong mundo. At pamahalaan niyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw. Natapos likhay ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng anim na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Binasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na di pangkaraniwang araw dahil sa araw na ito nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao nang hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan, ay may puno na nagbibigay ng buhay, at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Inilagay ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. At ito ang unang utos na binigay ng Diyos sa tao. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at naraapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila. At kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang naraapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko. Buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. Ang orihinal na wika na ginamit o sinasalita nila Adan at Eva ay Hebrew, gayon din ang kanilang mga inapo hanggang sa Tore ng Babel sa Genesis 11. Alam nating totoo ito dahil sa etimolohiya ng mga pangalan ng mga tao na nakatala sa mga kabanata 1-10. Sa mga kabanatang ito bago ang Tore ng Babel, lahat ng pangalan ay may kahulugan lamang sa Hebreo. Halimbawa, ang pangalang Adan ay may kahulugang lupa sa Hebreo, habang ang pangalang Eva sa Hebreo ay nangangahulugang buhay. Ang mga pangalang ito ay walang kahulugan sa ibang wika maliban sa Hebrew, na nagpapahiwatig na ang orihinal na wika ay Hebrew.
Pagkatapos ng Tore ng Babel, lumikha ang Diyos ng maraming bagong wika upang ikalat ang sangkatauhan. Bumalik tayo kay Adan. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, "Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami." Pero sinabi ng ahas, "Hindi totoong mamamatay kayo." Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip niyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin, at dahil sa pagnanais niyang maging marunong, umitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. At dating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, "Nasaan ka?" Sumagot ang lalaki, "Narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako." Nagtanong ang Panginoong Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag niyong kakainin?" Sumagot ang lalaki, "Ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin, ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko." Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, "Bakit mo ginawa iyon?" Sumagot ang babae, "Nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako." Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito, sa buong buhay mo ay gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok." Sinabi rin niya sa babae, "Dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak." Sinabi rin niya sa lalaki, "Dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain." Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya." At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan sa kanya. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. Sumiping muli si Adan kay Eva at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan niya itong Seth. Sinabi niya, "Muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain." Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 years at nadagdagan pa ang mga anak niya. Hindi sinabi sa Biblia kung ilan ang mga naging anak nila, subalit maaaring nagkaroon sila ng 50 mahigit na mga anak. Namatay si Adan sa edad na 930, at hindi sinabi sa Biblia kung kailan namatay si Eva. Ano kaya ang nangyari kung hindi nagkasala si Adan at si Eva lang ang kumain ng bunga? Si Adan ay nabighani sa bagong papuri sa kanya ng tao at tiyak na nahulog ang loob niya kay Eva. Si Adan ang nagbabala kay Eva na huwag kumain ng bunga ng puno sa gitna ng hardin. Alam din ni Adan ang kaparusahan sa pagsuway sa Diyos, kamatayan. Kinain na ng kanyang asawa ang prutas at alam niyang mamamatay ito. Sa halip na mawala ang kanyang asawa, ay sumama siya sa kanyang pagsuway at sasamahan din siya sa kamatayan. Inuna ni Adam ang katapatan sa kanyang asawa kaysa sa katapatan sa Diyos. Kung hindi niya ginawa yon, tiyak na pinalitan ng Diyos si Eva ng isa pang nilalang na babae at ang kasalanan at kamatayan na pumasok sa mundo dahil kay Adan ay hindi mangyayari. Kung hindi sinunod ni Adan si Eva sa kanyang pagsuway sa Diyos, ang mundo ay magiging isang paraiso na walang kasalanan kung saan ang mga tao ay mabubuhay magpakailanman gaya ng orihinal na layunin at perpekto din ang kanilang relasyon sa Diyos. Paano kung hindi nila kinaing dalawa ang prutas? Ang prutas ay hindi mansanas. Sabi sa Genesis 2 verse 16-17, hindi sinabi sa Biblia kung anong klaseng prutas ito, pero malinaw na meron silang kinain na prutas. At yun ang dahilan para pumasok ang kasalanan at mamatay ang tao. So paano kung hindi kinain ni Adan at Eva ang prutas? Ang una,
pwedeng may ibang kakain. Kung napagtagumpayan nila Adan and Eva na hindi kainin ang prutas na yon, may posibilidad na kainin ito ng ibang mga anak nila, mga apo, at sa susunod na mga generation. Dahil hindi titigil si Satan na tuksuhin ang tao, hanggang sa mahulog ang tao sa kasalanan. Dahil karamihan sa ating mga tao, aminin man natin o hindi ay naku-curious tayo, dahil may ganun tayong mga ugali. Ngayon pag sinabi ng Diyos na bawal kainin yon, mas lalong maintriga ang tao. Ang ikalawa, kung hindi nila kinain ang prutas, ay siguradong walang kamatayan, lahat tayo ay immortal. Hindi tayo mamamatay sa mundong ito at dito pumasok ang pisikal na kamatayan na lahat ng tao ay mamamatay. Nalimitahan na lang ang buhay ng tao. Subalit maaaring niloob din ng Diyos na makain nila yon para makita at maranasan nating mga tao na dito pa lang sa mundo kung ano ang consequence ng disobedience. Para hindi na tayo magaya kila Satan, nakasama na ang Diyos ever since pero nagrebelde pa rin. Pero ang pinakamaganda ay huwag natin sisihin sila Adan at Eva sa nangyari, dahil lahat ng tao ay nagkakasala sa Diyos. Kung ayaw ng Diyos na kainin nila Adan at Eva ang prutas, bakit niya nilikha ang puno sa simula? At bakit niya hahayaan na tuksuhin sila ng ahas? Tila alam na niya na sila ay mabibigo, kaya bakit hindi niya ito pinigilan na mangyari? Ang Diyos ay walang hanggan, ibig sabihin ay umiral na siya bago ang paglikha. Siya ay umiiral sa labas ng oras at espasyo. Dahil dito, alam ng Diyos kung paano magtatapos ang lahat. Alam niya ang hinaharap gayon din ang kasalukuyan at nakaraan. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na sundin siya. Sinasabi sa atin ng Diyos kung ano ang mabuti at masama para sa atin. Hanggat gusto niya tayong sumunod sa Kanya, hindi niya tayo pipilitin na gawin ang Kanyang mga utos. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Ayaw niyang tayo ay walang isip, parang alipin na mga robot. Gusto niyang magkaroon tayo ng kalayaan na gumawa ng sarili nating mga pagpili. Hindi tayo nilikha ng Diyos na parang mga robot na walang kalayaan at sunod-sunuran lamang. Tayong mga tao ay may mga free will o kakayahang mamili para sa ating mga sarili, at ang pagsuway nila Adan at Eva sa utos ng Diyos ang patunay dito. Hindi kasi diktador ang Diyos, kaya binigyan niya tayo ng kalayaan, dahil ang nais niya ay mga anak na magmamahal sa Kanya ng totoo, hindi mga alipin na napipilitan lamang. Bakit magkakaiba ang kulay at lahi ng tao kung galing tayo kay Adan at Eva? Ang tao ay pwedeng magkaroon ng mutation. Halimbawa, sa isang pamilya at may 5 kayong magkakapatid. Sa inyo lang hindi kayo magkakamuka, maaaring singkit ang isang anak mo kahit hindi naman kayo singkit. Tayong mga tao kasi ay mayroon tayong pagbabagong nangyayari miski sa isang pamilya. At sa pagsasalit-salin ng lahi nagkakaroon ng pagbabago o yung transmutation. Dahil kumalat ang tao sa iba't ibang lugar na kinalalagyan, nagbabago tayo depende sa kondisyon ng ating tinitirahan na lugar. Ang unang dahilan kung bakit iba-iba ang kulay ng balat ng tao, ayon sa pag-aaral ng mga scientist, na ang balat ng tao ay nagbabago dahil sa ultraviolet rays na dala ng araw. Hindi natin maitatanggi na ang pangangalat ng tao noon ay maaaring napunta sa malalamig o di naman kaya sa maiinit na lugar. Kapag na-expose ang balat ng tao sa araw ay nagpo-produce ito ng melanin na siyang dahilan ng pag-itim ng balat ng tao. At sa tagal ng panahon na naka-expose ang tao sa mainit na sikat ng araw, ay nakaka-apekto ito sa pagbabago ng kanilang DNA. Kaya kung mapapansin nyo na kapag ang tao ay nakatira sa maiinit na lugar gaya ng Africa, ay nagiging natural na maitim ang balat ng karamihan. Sapagkat nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang DNA. Yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng iba't ibang kulay ang balat ng tao. At ito ang nakakamangha dahil nakasulat na ito sa Biblia, sabi sa Song of Solomon 1 verse 6. Huwag niyo akong hamakin dahil sa kulay ng aking balat. Maitim nga pagkat nabibilad sa init ng araw. Ang isa pang dahilan kung bakit iba ang kulay natin at hindi tayo magkakamuka ay dahil sa genetics. Lahat tayo ay may brown pigment sa ating balat, buhok at mga mata. Nagkakaiba-iba lang tayo sa darkness o lightness shade of brown. At sa genetics ang darker shade ay laging dominant gene at ang lighter shade ay laging recessive gene. Gawin nating halimbawa ang skin shade at hair color. Gagamitin ko ang uppercase X to represent dark skin shade, lowercase X para sa light skin shade, uppercase Y para sa dark brown hair, at lowercase Y for blonde hair. Alam nyo ba na ang black hair na nakikita natin ay dark brown talaga under the microscope, kaya wala talagang natural black hair. Gayunpaman, since ang genes nila Adan at Eva ay perfect, at walang mutation ay sila ang gagawin kong halimbawa dahil most likely pareha silang heterozygous o pareha silang dominant at recessive genes. Ibig sabihin parehas nilang pwedeng maipasa ang uppercase X, lowercase X, skin shade at uppercase Y, lowercase Y hair color sa kanilang mga anak,
At gamit ang Punnett square method, ito ang lahat ng posibleng gene combination na namana ng mga anak nila Adam and Eve. So anuman ang skin shade at hair color nila Adan at Eva, magkakaroon talaga sila ng mga anak na may dark shade skin at dark brown hair. Dark shade ng skin at blonde hair. Medium shade ng skin at dark brown hair. At light shade ng skin at blonde hair. Ang mga nagmana ng genotype na dalawang uppercase X, dalawang uppercase Y ay ang nanirahan sa Africa. Ang mga nagmana naman ng dalawang uppercase X, dalawang lowercase Y, ang nanirahan sa Solomon Island sa Melanesia. Ang mga nagmana naman ng genotype na isang uppercase X, lowercase X, at dalawang uppercase Y ang nanirahan sa Asia. At ang mga nagmana ng genotype na dalawang lowercase X, dalawang lowercase Y, ang nanirahan sa Europe. So kahit hindi tayo magkakamuka, ay walang duda na lahat tayo ay magkakapatid. Dahil lahat tayo ay nanggaling kila Adam and Eve. Kaya hindi totoo na magkakaiba ang ating race. Dahil iisa lang ang ating race, ang human race. Itong hinalimbawa ko ay skin shade at hair color pa lang. Wala pa dito ang eye color at nose shape. At ito ang pruweba kung gaano kalawak ang variety ng offspring na kayang i-produce ng perfect genes nila Adan at Eva. Ngunit kung nagkataon na parehas silang homozygous, ibig sabihin kung parehas na dominant lang o parehas na recessive genes lang ang meron sila, ay wala talagang chance na sila ay magkakaanak na iba-iba ang skin shade, hair color at eye color. At ito pa ang isang patunay, ihalimbawa ko ang case nila Ben Ihegboro at Angela Ihegboro. Sila ay parehas Nigerian na may dark shade skin, ngunit nang nagkaanak sila ay hindi mo mapagkakamalang anak nila. Dahil ang skin ng anak nila na si Machi ay may light shade ng skin at hair. At ang isa pang case ay si Naremi at Kylie Hudson. Sila ay mixed race couple na parehas medium shade ng skin, subalit nung nagkaanak sila ay nagkaroon sila ng twins at hindi mo din mapagkakamalang twins. Dahil ang isa ay may light shade skin at hair, samantalang ang isa ay may dark shade skin at hair. Tandaan natin na lahat tayo ay iisa kay Jesus. Kaya kung ano man ang pagtatalo-talo tungkol sa ating pinagmulan o shade ng balat ay walang saysay. Ano ba ang matututunan natin kila Adan at Eva? Sabi sa Genesis 3 verse 6, nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin, at dahil sa pagnanais niyang maging marunong, kumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at kinain din ito. Ano napansin mo kaibigan? Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Isa ito sa mga ginamit na patibong ni Satan para mahulog ang tao sa kasalanan. Pinakita muna ni Satan ang kagandahan sa paningin. Ganon din ang gagawin ni Satan sa atin. Ipapakita niya muna kung ano ang mga magaganda sa paningin, o masasarap sa paningin. Subalit lagi nating tandaan na may patibong si Satan na ginagawa, hindi lahat ng maganda o masarap ay makakabuti o tama. Ipapakita sa iyo ni Satan ang kagandahan subalit ang nasa likod nito ay kapahamakan. At dito pumasok ang lust of the flesh kila Adan at Eva. Ang sunod ay lust of the flesh. Heto naman ang satisfaction na hinahanap ng ating katawan. Kung saan nasasarapan ang laman natin. Nung nakita ni Eva yung prutas ay pwedeng sumagi sa isip niya na mukhang masarap ito at mukhang mabubusog siya nito. So dito na papasok ang lust of the flesh kung paano mo isasatisfy yung katawan mo. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 5, sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman niyo ang mabuti at masama. Dito na papasok ang pride. Bagamat hindi pa nangyayari kila Adan at Eva yung sinasabi ni Satan na parang magiging Diyos sila, pero napapaisip sila na magiging makapangyarihan sila, magagawa nila ang lahat, magiging mataas sila, at malalaman nila ang kabutihan sa kasamaan. Sabi sa Genesis 3 verse 1, sabi ni Satan, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Isa lang ang sinabi ng Diyos na huwag kainin at ang lahat ay pwede. Pero tignan mo, binabaluktot ng Diablo ang salita ng Diyos. Gumagawa siya ng pagdududa sa atin at ganun niya tayong minamanipula. Alam mo kaibigan, ang pinakamainam na pagtugon mo kapag nagdududa ka sa salita ng Diyos ay magtiwala ka lang sa Kanya at sumunod. Parang madali, di ba? Pero hindi, mahirap ito, lalo na kung hindi ka nagsisikap na makilala ang Diyos. Kaya nga kaibigan, araw-araw makipag-usap ka sa Diyos upang lumago ang pagkakilala mo sa Kanya. Basahin mo kung ano ang sinasabi niya sa iyo araw-araw sa pamamagitan ng Biblia. Kaibigan, hindi mo pwedeng i-manipulate ang relasyon mo sa Diyos o i-shortcut ang relasyon mo sa Kanya.
kailangan mo tong pagsikapan upang makilala mo siya ng husto. Hindi mo siya pwedeng suhulan tapos isang araw close na kayo. Kaibigan, simulan mo hanapin siya ngayon sa buhay mo at kilalanin upang matuto kang magtiwala sa kanya, lalo na sa panahon na ikaw ay tinutukso ng diablo. Tandaan mo na ang iyong magiging tugon ay isang testing kung lumalago ka ba sa relasyon mo sa kanya o hindi. Maraming salamat at God bless. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? May gusto ka bang mga tao o sikat na karakter sa Biblia na pwedeng makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.